Hindi kasi, syempre, ano eh, gusto mo talaga, ako honestly pag ganyan, dahil nga action yung ginagawa, gusto ko kasi nararamdaman ng tao. Gusto ko totoo. Right. Ayoko yung patay-patayan, acting-acting. Di ba? Para, patay-patay. Kasi siguro ang advantage ko dahil nanggaling ako sa indie films, di ba? Pag sa indie kasi mas raw, mas totoo, di ba? Right. Kung ano yung talaga nakikita mo, as is where is. Kaya pag ginagawa ko yung mga ganyang mga eksena, nangyari nga ngayon, medyo napipigil ako dahil syempre alam naman natin yung limitation sa TV, di ba? Pero sabi ko nga, mabibigyan ako dapat mas ano pa eh, kung ano yung mas talagang totoo eh. Pero syempre ngayon, dahil kinukonsider mo na dapat cinematic lang at yung mga manonood mo, yung mga viewers mo, lalo na yung mga bata, medyo inaano ko pa. Pero yun nga, basta ang gusto ko lagi kung ano yung totoo. So much. Thanks, James. Alright. Kuya EJ, gusto kong tanongin yung ating mga kasama dito sa kabilang table. Actually, mga, gusto ko na lumapit sa kanila. Yung mga influencers naman. Kasi di ba from... Dalakon chichiria. From TikTok, di ba yung mga sikat sa Instagram and YouTube. Now crossing over for TV. Sige. Si Big Mac muna ang tanongin natin. Ah, sige, yan. Yung mga roles Big, nila, gusto kong malaman eh. Big Mac. Briefly, your role dito. Hindi ka naman bago sa show ni Kuya, di ba? Pero dito, anong role mo? Ako po si Thanos. Isa po. Thanos? Opo. Talaga? From the character na... Wow. Isa po sa mga kaibigan ni Tanggol. Sa isa sa mga tao sa Quiapo. Good, nasa good ano ka. Opo, for the first time, nagulat din ako nung sinabi sa akin ng role ko na kaibigan ako ngayon ni Derek Coco. Okay. So, I said, this is my third project from him. Okay. Na from Panday and Provinciano. Uh-huh. Hindi ko alam kung anong nakita sa akin ni Derek Coco. Wow. Sa laki mong yan, natural makikita ka, no? Siguro ho, yung balbas. May magic. Masiguro. Opo, opo. Oh, oh, eh. So, I'm just thankful for this opportunity kasi isa sa si Derek Coco and ABS-CBN Dreamscape ang talagang nagbubuo ng nagpapaganda ng career ko sa pag-artista. Ba't parang emotional? Opo, kasi the PBA player po ako eh. And hindi ho maganda yung tinakbo sa PBA. And naging second career ko itong pag-artista. And yun nga, si Derek Coco ang major reason kung bakit ginaganahan akong tuloy-tuloy itong pag-artista ko. In fact, ni Coco na may ganito siyang nararamdaman. Oh, soft side na. Hindi ako masyadong open kay Derek Coco eh. Oh, yung katabi mo, si Mammoth naman. Thank you, Derek. Thank you, Ma'am, ako, Mammoth. Moth, you. Kwento mo, first teleserye mo to. Opo. Wow. So, anong role mo dito? Singer. Papakalala mo muna po ako. Go ahead. Excuse me. excuse me. Love it. ako po si Sugar Ray Mammoth Stroso. Pangalan ko po sa Batang Quiapo, Bulldog. Bulldog. Bulldog po, Bulldog. Okay. Isa po ako... Sige, go ahead, Bulldog. Isa po ako sa kaibigan ni Derek Coco dito sa grupo namin. Ako po yung pinaka... Secret. Oh my God. Beaten ka. I love you, Kuya. I love yon. You. Po secret to sa character, in twist ng plot niya, di ba? Okay, next, Amarl. Tourette, Marlon. Ayun, ako pala si Marlon. At hindi po acting yung ginagawa ko. Natural po talaga to. Mayroon po kasi akong Tourette. Oh! Ayun. Bali, ang role ko po rito ay ano. Bali, ako po yung may hawak ng buong Quiapo. Oh! Dali, ako po incidentally. Hindi po. Dali, ako po kasi ay isang pulube. Bali, hawak okay. Po area. Pamali. May ganun ba? Viral sensation siya, MJ. Oo naman! Hindi po. At saka syempre po, isang karangalan po sa akin mapasama rito sa... Batang Quiapo. Kaya maraming man sa ako. Iiyak naman ako sa inclusion ni Marlon dito sa show. Mamaya ako natatanongin si Coco kung paano niya napili itong mga grupo natin dito. Punta mo tayo kay Marlon and ano, ay kay Lovely and Norvin. Ayan. Correct, oo. Real life couple sila daw. Oo! Hello po. Ako po si Lovely, pero sa Batang Quiapo po, ang pangalan ko doon is si Joy. So, syempre, sa isang community, hindi mawawalan ng Marites. So, ako po yun. Nasa present time ka doon, Lovely? Nasa present time ka? Present time? Ano oh, hindi po? Sa backstory. Opo. Doon po ako sa present time. Hindi po ako nakikita English eh. So, Marites. Marites si Joy. Okay. Norvin, ikaw? Ako naman po dito, ang pangalan ko is Norman. So, ako po yung asawa niya. As usual, under din po ako sa istorya na to. So, as usual? Parang ano. Parang nagbablog lang din po kami. So, ano. Sa totoo lang po, nung kinontak po kami ng ano, Batang Quiapo, talagang
di po namin alam kung ano po yung Batang Quiapo. Okay. Siyempre, Marites nga po to si Nerch. Pak, eh, si Derek Coco pala yung ano so, bata po. Pa siguro sila kasi the fact na hindi pa sila aware what wala, wala na siguro silang idea. Kung... Oh, pero nanonood po kami ng Provinciano. Oh! Oh, kasi recent na yun. Yun nga po, nung sinerch namin, ayun, parang nawindang na po kami. Baka ito na ipapalit sa Provinciano. Tapos, nagtatalo na to. Magiging artista na ako. Oh, sino nagta... Ako po. Si Lovely, kinilig na. Oo. So, yun, agad-agad po kami yung samagot niya agad. Kami na po'y tumawag. Yun, so, ayan, salamat po kay Derek Coco. Ayan, saka, hindi ko po alam na magkakatotoo to. Dati, sa TV ko lang napapanood yung mga to. Ayun, ngayon, totoong tao pala talaga yeah. sila. Hindi sila Avenger. Totoo talaga. Sila. So, very blessed po. Maraming salamat po sa lahat ng buubuo ng Batang Quiapo. Damang-dama mo yung appreciation kay Coco. Norvin, saka si Lovely. Ghost Wrecker, ikaw naman. Yes po. Ano bang role mo dito? Kagawad po na tanod sa community nila. Kagawad na tanod pa, ha? Oh. Dual role, ha? I love it. Parang tigaawat lang unang gulo. Multitasking lang siguro. Oh, kaya naging kagawatan. Pag may nagkakagulo sa kanila, yun lang o. Pag may nagkakagulo. Eh, lagi nagkakagulo. Ayun po, lagi rin po. So, nasa good community ka? Good group? Good group? Opo. Uh-huh. Kasi kay Coco, kay ano, Tanggol eh. Ah, mabuti naman yung mga taga-barangay, no? So, ah, you know pala. Good, ano, good community siya. Okay. O, si Baby Giant. Hello. Hello po, ako pala si Baby Giant. Sa Batang Quiapo po, pangalan ko po doon si Owen. Wow, pogi ah, Owen. So ako po doon yung ano, yung katropa ni Coco. Yun. Sila Big Mac, tsaka sila Mamot po. Ayan. Tsaka ako po yung siga doon. Oh wow, ikaw ang siga! Yes po, ako po yung siga doon. Makulit first, na siga po. Yes. First acting mo to, project mo to, Big Giant. Yes po, wow. First. Nag-audition ka? Kinuha po, tinawagan din po ako ng Batang Quiapo po. Wow. And, maraming salamat po kay Direk Coco po. Thank you po. Owen, paano pag natutrouble? Binabuhat po ako ni Big Mac. Binabuhat ka ni Big Mac. Yes po. Ayos! Okay. Kanina nga sa screening, ano, kinarga ni Big Mac. Yes, oo naman. Si laging kasama yan si Owen. Di ba? Si Baby Giant. Thank you, Baby Giant. Po. Tony! Of course! Yes. Ito, pina-follow. Kilalang kilala ko to eh. Go yes. ahead. Hello po. Ako po si Tony Fowler. Ang pangalan ko po doon ay Cheeky. Sa Batang Quiapo po, ang role ko ay nagbibenta po ako ng mani. Direk, paano ba sabihin na... TV kasi, ano ba sabihin ko? Hoy, masarap naman talaga ang mani. Oo, parang ganito. Oh. Naubos na nga namin eh. Totoo ba, Tony? Ganun na ganun yung specific role mo? Minsan, pero ano to, maganda kasi medyo relate siya sa buhay ko. Siyempre, okay. Bilang ako na wala pa ako talagang idea kung paano umarte, ganyan. So, ang role ko doon ay ako ang magiging bad influence na mag-i-influensya kay Miss Lovey, ang aking bestie, na mapunta sa maling landas. Oh! Na ayaw maging kaibigan ng anak mo. Kasi maraming ganitong klase, di ba? Right. Parang, hala, saan ka mapupuntang environment? Parang BI! Oh, BI talaga. Nasa trailer na pala siya. I remember her. Nasa trailer na siya. Oo, napanood ko siya doon eh. Pero yes, Tony, po. Ano yung pakiramdam nung sinabi na, magko-crossover ka na to TV? Oo, sikat na sikat ka sa online. Opo. Actually, ano po, sobrang thankful po talaga ako kasi hindi ko po talaga expected. Kasi yung pinsan ko po yung nakabasa ng email, eh yun po, Diyos ko, baliw na baliw po yung sa Provinciano. Umiiyak po siya pag may makakabreak si Direk ko kasi medyo marami siya naging partner doon, di ba? Wow. Umiiyak siya kata baka ibag-break. Subay-bay talaga. Ay, talaga. Kaya nung talagang, talon siya ng talon, sabi ko, baka scam yan, baka hindi yan totoo. So, tinry natin. Baka scam? Oo, baka hindi totoo, baka ganyan. So, tinry ko and then nagpunta kami, naging okay ang lahat. And ako, wala akong masabi kundi galing sa puso ko na sobrang thankful ako kasi hindi lahat ay nabibigyan ng social media artist ng pagkakataon na maging artista. Tulad nga ng sabi ko noon kay Direk, lahat ay po pwede mag-open ng sariling YouTube channel pero hindi lahat nakakatungtong sa TV. So yun pa lang, sobrang thankful na kami. Isipin niyo po, napakadami po mabibigat na artista pero sinasama niya po kami kahit saan. Walang malaki, walang maliit, walang veterano, walang nagsisimula pa lang. So thank you po, Direk. Wow. Maraming salamat po. Galing! Love it. Ko, paano mo to nabuo? Paano mo to napili? Handpick mo ba to? Oo. Kasi ano eh, syempre di ba, nabubuhay tayo ngayon sa social media. Tapos may mga vloggers, may ganyan.
Ako kasi pag walang magawa, pag nagpapaantok ako, basta search lang ako ng search sa YouTube. Okay. Dun, kasi wala na akong ibang social media kundi Viber lang sa YouTube. Tapos lahat sila, pinapollow ko. Kasi natutuwa ako sa bawat character nila na ano, like si Mammoth. Kung hindi nyo alam, champion niya ng MMA. Totoo talaga wow. Fighter yan. Umaga, sinusubaybayan ko sila, talagang kilala ko sila. And then, nung nagbubuo ako ng community, sabi kong ganun, naghahanap ako ng mga totoong tao. Okay. Kasi alam ko, sa pamamagitan nila, makaka-relate ang maraming tao. Diba? Yung mga taong nangangarap, diba? Like kunyari si Marlon. Sabi ko, sino magbibigay ng ibang oportunidad? Nakita ko kasi sa kanya, di ba, nung nagbablog siya, di ba, gusto niya mapasok yung mundo nito eh, social media eh. Pero sino magbibigay sa kanya ng opportunity? Di ba? Bakit hindi? Di ba? Kung willing naman yung tao at gusto niya, bakit mo bibigyan ng, ano, bakit mo hindi bibigyan ng pagkakataon? Kaya right. Nung pinapunta ko siya, in-interview ko siyang ganun, nung nakita ko siya, alam ko na agad kung saan ko siya ilalagay. Honestly, hindi ko in-expect nung binigyan ko siya ng eksena, sobrang galing niyang umarte. As Pulubi, talaga nabilib kami, tawa kami ng tawa sa kanya nung sila nila Tito Penla, Kuya Ping nagbabanter. Kasi pag nagbibigay ako ng lines, magbibigay lang naman ako ng itong lines, tapos bahala ka lang kung gusto nyo i-adlib yan, open ako dyan. Nung ginawa nila yun, napaka-natural. Kasi nga dahil siguro totoo silang mga tao. Right. Kaya yun, natutuwa ako na, at nakita ko sa kanila, isa pa, bago nung kinlaro ko sa kanila nung... magsisimula pa lang kami, kinukuha pa lang sila. Ang pinaka-importante sa akin, sabi ko, yung pagiging professional sa trabaho. Sabi ko, hindi importante sa akin yung mahusay. Kasi yung husay na yan, later on, matututunan mo yan. Right. Kaya, thank you dahil nakita ko naman sa kanila lahat yung mga pinag-usapan namin, yung pagiging on time, di ba, yung respeto sa kapwa-artista. Kasi alam ko, mga vloggers sila, sabi ko, natatakot lang ako. Siyempre, lahat yan may limitation, di ba? Lalo na sa mga veteran actors natin. Siyempre, yung iba dyan, minsan gusto magpahinga. At yung iba dyan, merong, hindi nila gusto yung mga ganun, di ba? Right. May limitasyon yan. Nakita ko naman sa kanila yung respeto rin nila sa amin na kung hanggang saan lang sila. Right. Pero na-enjoy nyo rin yung other side. Jumo-join kayo minsan sa vlog nila. Oo. Minsan, ninaano naman nila kami. Jumo-join naman nila kami. Pero pag nakikita nilang busy kami sa trabaho, trabaho talaga. Oh, oh. Pero sila, pag meron sila sigurong time, pag wala kami doon, nasa tent sila, whatever, doon nila ginagawa yung trabaho nila. Right. Kumbaga, right. Sabi ko nga, respetuhan lang naman yan. Eh. Nice. Susunod na ipapatawag mga vloggers na press. Sempre ni Kuya. Totoo.